Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. Ang DWXI kasapi sa KBP, Kapisanan mga Broadcaster sa Pilipinas. Ang oras po ay 8 minuto makalipas po ang 5 ng hapon. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Yahweh El Shaddai at sumasapit na naman ang ganitong oras po. Ito po yung programang Daily Bread Monday Afternoon Edition. At isa pong pinagpala ang hapon po sa inyo lahat dyan na nakikinig sa Himpilang Pinagpala. Maging kayo man ay nasa ibang bansa, dito sa Pilipinas mula pa hanggang hulo, kami po ni Brother Rudolph ay bumabati sa inyo isang masagana at pinagpalang pakikinig sa mensahe ng ating dakilang Yahweh Shaddai. Good afternoon po. Ito po yung kapatid, makakasama niyo po sa isang oras, Brother Ed Ballesteros. At narito ang aking kapartner, katandem. At ang inyong abang lingkod, Brother Rudolph Reyes. At ang technician natin. Oh yes, Sister Neri Canyalita. Ayun, oo. Magandang hapon, Brother Ed. Yes, magandang hapon naman siya. At syempre po, bago tayo magbasa, yung announcement mo sa araw po ng bukas. Oh, sige, announce. Meron po tayong gawain, mahalaga yan, sa araw po ng bukas. Bukas, yeah. Oo. Formation kasi tayo bukas. Opo, ha? Ito po yung ating gawain para bukas, no? Bago ka yung mag-pray, Tuesday ha? Family appointment with El Shaddai, ha? Dahil alam natin, ito sa February 1, no? 2022. At ito po yung programa natin ngayon. Mm-hmm. Na magsisimula po ng alas 10, no? Workers formation po natin to. At ang opening po na makikita natin dito, ha? Magsisimula po ito ng opening prayer alas 2 hanggang alas 2 na alas 2 10 ng hapon. At yung acknowledgement po, ha, dahil alam naman mayroon tayo yung Chinese New Year. Oo, yung Chinese New Year po natin, ha, sa Hong Kong, sa Macau, yan. At ito po yung ating isasabay sa gawain po para bukas. Mm-hmm. At ito ay magsisimula ng alas 2 hanggang alas 2:40, opening Joyful Praise and Worship, El Shaddai Gospel Music Ministry po, ha, yung ating mga mang-aawit sa Ambel. Pagkatapos po niyan ay alas 2:40 hanggang alas 3 ng hapon, sharing portion po ito na magmumula po sa Hong Kong at Macau. Yan po, ha. Pagkatapos po ng alas 3 hanggang alas 3:20, magkakaroon din po tayo ng Joyful and Praise and Worship. Ang gaganap din po niyan ay ang Hong Kong and Macau Gospel Choir po. Alas 3 hanggang 3:20 hanggang 4 p.m., first talk po natin, ha, responsible parenthood, Brother Jun Malyari po. At alas 4 hanggang alas 4 GIS, Joyful Praise and Worship po, preparation for Eucharist celebration.
At ito'y pangungunahan din ng ating Gospel Music Ministry, ang El Shaddai Gospel. Ayan po yung oras na yan. At alas 4 hanggang 4:30 po. Yan na po yung ating sama-samang panalangin. No? Yung Lord's Prayer in Psalm 91. Pagkatapos niyan ay ang Bless the Lord. At ang El Shaddai, gagamitin po ng ating Panginoon, no? Sa opening prayer for healing message, no? Ang ating minamahal na kapatid, siyempre, ayan po yun, ha? Congressman Rene Bilardi po yan. Ang ating minamahal na Kong Rene, siya po yung unang magsasalita sa atin, no? Mm-hmm. At siyempre, pagkatapos po niyan, alas 4:30 hanggang alas 5:30, ay dadako na po tayo sa pinakahihintay natin ang healing message na minamahal nating punong lingkod, ating minamahal, Brother Mike C. Bilarde. Ayan po ang ating servant leader. Pagkatapos po niyan, 5:30 hanggang 6:30 p.m., ang hinihintay din po natin ang Eucharistic celebration at ang mass celebrant natin ay ang ating minamahal, Most Reverend Chodoro C. Bacani Jr., ang ating spiritual advisor. Praise the Lord. Mm-hmm. Okay, at siyempre, ang mag-MC bukas. MC, huwag mo kalimutan. Ay, siyempre, oo. Wow. Eh, hindi ko malilimutan to kasi mukhang kamukha yata ito ng artista. Brother Dennis Prias. Yeah. Amen, okay. Amen. Siyempre po sa mga kapatid natin, siyempre sa araw po ng bukas ay mayroon formation, workers formation. So, iniimbitan ko po yan, yung mga nasasakupan ko rin. Siyempre, lahat na. Lahat. Huwag kalimutan yung mga taga sa Pamati. Yan. Mm-hmm. Magkita-kita po tayo dyan sa formation. At siyempre po, Brother Rodel, bago po tayo pumailan lang, siyempre, pangunahan mo po kami ng panalangin. Dulog natin sa Panginoon ang ating pag-aaralan ngayon. Sige. Tayo po, lahat-lahat tayo po ay manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Oh, we give you glory. We give you thanks, O God. Hallelujah, Jesus. Father God, before we start doing my task today, I just want to say thank you for another day which you allow me to experience. Thank you for preserving my life, Lord, despite the happening around us. Indeed, waking up today in another miracle, we receive this afternoon, Lord God. Lord, may you continue to guide us and protect us for the rest of the day. And I pray that this day we will experience the complete healing and restoration of our health so that we can praise you and give you glory in everything that we can do. Let your healing, blessing, and miracles overflow upon us, Lord. In the mighty name of your Son, Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And amen. Purihin ang Diyos. Take it away. Sigurado yan. Gabay na gabay tayo ng Panginoon. At siyempre, amen. Tumatalakayin na natin ating pag-aaralan at napakaganda ito, Brother Rodolf, sapagat muli tayong mabibigyan ng aral mula sa ating Panginoon. Pakibasa po ang ating pag-aaralan sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 5 verses 1 to 20. Medyo mahaba-haba ito, okay. Ah, hindi na tayo sa ano, no? Ito'y ang ating sariling ano na? Sariling wika na natin ito kasi sobrang haba. Para marami-rami tayo ma-share, ano? Yes, okay. Okay. So ngayon, sabi rito, no? Ang mabuting balita ng ating Panginoon, hanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos mula sa Kabanata 5, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito, wala nang makapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya na matalas na bato ang kanyang sarili.
Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinakikialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus sa masamang espiritu na lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, "Pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa mahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at karatig puok ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinapian ng mga demonyo na siya'y isama nito o isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Purihin ang Diyos. Pagpalain ang pagkabasa ng mabuting balita Diyos ng Panginoon. Ayan, Brother Ed, magandang hapon ulit. Magandang hapon sa iyo, Brother Rodolph. At magandang hapon po sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa... Sa live screen tayo at saka live sa DWXI, no? Yes. Praise the Lord. Hindi man namin kayo may isa-isa. Shout out po dyan sa mga kapatid natin dyan sa Amerika. Yes. Dyan sa Canada. Yeah. Dyan sa Australia, Hong Kong, sa Macau, sa Australia. Taiwan. Yes. Mm-hmm. Hindi man namin kayo may isa-isa pero kasama namin kayo. Correct. Sa panalangin. Siyempre mula Apare hanggang Hulo, di ba? Uy, oo. Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Napunta naman na yan lahat, di ba? Oo, naikot ko na. Na naglalakad ka? Mukhang nag-around the Philippines tayo. Yes. Naglalakad ka lang ba o nakasakay? Nakasakay. Nakasakay, oo, tapos pag nandun na, maglalakad. Maglalakad na lang. So, siyempre po, at tayo po ay magbahagi ng mga aral. Alam mo dito, Brother Rodolph, meron akong napapansin dito. Yung mensahe na gustong iparating sa atin ng Panginoon. Ano po? Na ang isang tao kapag hindi tayo nagbabago, mm-mm, mayroon tayong mga mararanasan. Mm-mm-mm. So ika nga parang patay ang espiritu, parang ganyan. Opo. At yung pangalawa naman dito na pwede natin pagyamanin, pag-aralan, yung tao kapag tayo po ay nakasumpong, mm-mm, sa ating Panginoon. Oh, yes. Pag nakasumpong ka sa Panginoon, maraming mangyayaring mabuti sa iyo. Yan. At siyempre pag nasumpungan mo siya, mm-mm, ay ikaw ay gagamitin na ng Panginoon. Ayan. Kaya yung tatlong ito, pag nilayan natin, Brother Rodolph, mm-hmm, tingnan nyo yung unang bahagi, yung hindi nagbabago. Ano bang nakita natin dito sa inaalian ng masasamang, ang sabi dito, Brother Rodolph, masasamang espiritu. Yes. Ibig sabihin, batalyon sila. Batalyon. Legion. To. O marami. Hindi lang masamang espiritu. Kasi pag sabing legion, masasamang espiritu, mm-mm, ay marami. Opo. Kung nasa katawan ng tao yan. Kaya sa mga kapatid natin, dito habang nagbabiyahe ko, nagninilay ako, opo, na ang espiritu pa, ang masamang espiritu pala, ay may kanya-kanyang ibig sabihin title o titulo. Oo, kategory. Oo. Halimbawa, ikaw ay isang taong masama. Mm-mm. Kumapatay ka ng tao. Mm-mm. Ay, yun ay isang espiritu yan. Yes, oo. O ano pa, Brother Rodolph, na pwede mong
sabihin doon, yung character ng tao, kanya-kanyang espiritu po yan. Oo. Na masasama. Correct. Oo. Kasi once na ito'y sumapi talaga sa tao, eh pag sinabing batalyon eh, hindi mo mabilang. Marami yan eh. Ibig sabihin, legion eh, no? Oo. Pag sumapi talaga ito, eh siyempre, makikita mo ang galaw na masama espiritu sa buhay ng tao. Yes. Alam mo naman, ang daming karakter ni Satan eh. Yes. Oo, ibig sabihin, pag ang tao sinapian, brother, Ed, ng masamang espiritu, lahat ng karakter ni Satan nasa tao. Kasi yung masamang espiritu nasa kanya eh. Yes. Kaya kung iisa-isahin natin, eh talagang ubus ang oras natin. Mauubos talaga. Mauubos. Kaya in short, makikita totoo yung sabi niyo, Brother Ed, no? Na talagang ang lahat ng bagay, kapag ang tao sinapian ng masamang espiritu, na sumasa kanya yung hindi, sabi nga eh, yung masamang espiritu ay nasa kanya, eh alam naman natin na ang title nito ay marami po, marami sa buhay ng tao. Pero ganoon pa mo, Brother Ed, napakabuti ng Panginoon sapagkat itong taong ito na sinapian, eh talagang di nagtagal, eh napalaya sa buhay ng tao. Ayan. Ang tawag yan nung pag hindi ka pa nakakalaya is unclean spirit. Iyon. Unclean spirit yun. Correct. Dito po sa mga Hudyo, ikaw ay outcast. Pag ganyan ka, hindi ka tanggap sa lipunan. Mm-hmm. Kasi ano kay, masama ang, sabihin, ikaw yung taong masama sa kanila, kaya parang hindi ka katanggap-tanggap. Mm-hmm. Sabi nga dito, the man is an outcast from society. Hindi ka siya katanggap-tanggap dahil siya po ay possessed o inaalihan ng masamang espiritu. Hindi lang masama, kundi masasamang espiritu. Oh, yes. Kaya nga itong taong ito hindi siya nakatira sa bahay nila, sa pamilya nila. Libingan. Sa libingan, di ba? No. Muntakin mo. Grabe. Ang kausap mo doon patay. Ewan ko kung makakausap ang patay. Oo, no. Grabe yan. Kaya nagsisigaw siya, sumisigaw oo, sa kabundukan, sumisigaw sa mga patay. Eh wala naman, wala ka naman makakarinig doon kasi mga patay yun eh. Yes. Kasi yung nandun sa loob ng kanyang katawan is masamang espiritu kasi, masama. Kaya gano'n na lang gagawin noon, kapatid. Yes, oo. At saka, totoo yung Brother Ed, no? Kasi dito, araw at gabi. No? Wala siyang ginagawa kundi nagsisigaw siya sa mga libingan at kabundukan. Pangalawa, sinusugatan niyang nang matalas na bato ang kanyang sarili, no? Pero dumating talaga na pagdating ng araw, sabi niya, nakita niya ang kanyang sarili na punong-puno ng dugo at ang dami ng sugat. Pero isang araw, napalapit siya at tumakbo kay Kristo. Yan ang maganda doon. So, ibig sabihin kung sa buhay natin ngayon, Brother Roder, kung ilalagay natin sa ating buhay, kahit gaano tayo kasama, yan. Oo. Kasi pag masama tayo, pag hindi tayo nagbabago, marami tayong mararanasan. Una, yung mga taong, kasi naranasan natin ito, wala kang pag-asa. Yep. Kasi andun ka, nalugmok ka dun sa pagkataong yun, sa buhay mong ganun eh. Kaya nga, wala kang pag-asa, wala kang future, correct, at wala kang buhay, patay ang buhay mo. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon sapagat lagi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos para hindi tayo humantong sa ganung bagay. Pero dito pinapakita na gaano ka man kasama, gaano man mangyari sa iyo sa buhay na ito, may pag-asa kapag nasumpungan natin ang Panginoon. Correct, oo. Pero para ba yung nakasakay ako kanina sa taxi? Oh, yan. Alam mo, sabing ganun ng driver, sabi na natin ha, kunti lang naman to. Sabi niya, akala ko noon, for the past, for how many years? Because we are running for 30 years na tayo ngayon. Akala ka talaga natin noon, lugmok na ang Pilipinas ng masasamang elemento. Ayan, sabi niya, puro masasama na, pati mga leader masasama na. Sinapian na talaga ng mabibigat na espiritu. Pero sabi niya, alam mo kanina, sabi niya sa akin, salamat na lamang sapagkat mayroon pa palang tao na dumating, nakakita pa rin tayo ng pag-asa. Yes. At ang Pilipinas babangon. Yes. At ang Pilipinas aangat at uunlad muli. Kaya sabi nung driver kanina, pero ang secondary lang yung brother. Pero ang pinakamalaking pag-asa natin, kung magkakaisa tayo, na ilapit ang bansa kay El Shaddai. Yan. Yung pala, prayer partner pala. Prayer partner pala. Tingnan mo, nangaral. Ibig sabihin, yung mga taong kasing ganyan,
Hindi natin alam. Dati sila po ay nasa estado rin ng lumang buhay. Oo, pero nung makamtan niya ang Panginoon, masumpungan niya ang Panginoong Diyos, Jesus, ay yun na yun, ibinabahagi na niya yung mga aral na natutunan niya. Correct, sa Panginoon. Kasi lagi siya nasa ambin. Yes, oo. Di ko sabukat akalain, lahat pala ng pasahero niya, pinangangaralan niya. Yes. Ako naman, hindi naman ako umi-emik. Amen lang ako ng amen. Nakikinig ako sa kanya. Kasi sabi daw, ang taong may wisdom, at nagsasalita yung ano, nakikinig ka. Ang dami ko nakuhang aral. Yes. At alam mo ba, pagdating ko dito, ayaw ko pagbayarin. Ayaw ko pagbayarin, nahiya naman ako. Siyempre, sabi ko, tanggapin mo na kahit 200, okay na yan. Ayaw talaga. Sabi niya, grabe, no? Alam mo, sabi mission niya sa akin, pag, alam mo, pag nakasakay ako ng lingkod ng Diyos, brother, higit dito ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Sa akin. Kaya salamat, sabi ko, brother, pagpalain ka naman. Yun naman talaga, iyan ay kanilang mga nararanasan naman kasi. Kasi patunay na ang ating napakikinggan Diyos ay buhay. Kasi tingnan mo, kaya nga, doon sa mga gawain ng Panginoon, bakit may mga sharing portion? Ayan, oo. Kasi yung sharing portion, sinishare na, what happened to them? Kung anong na-experience nila sa Panginoon. Amen. So, kaya nga sabi ko, yun patunay na ang Panginoon natin ay buhay. Correct. Kasi during that time, pag wala ka sa Panginoon, sabi ko nga, wala kang future sa buhay na ito. Nagiging, itong inaalian ng masasamang espiritu. Eh. Sabi nga rito, siya ho ay inaaniban ni Satanas. Wala siyang kapangyarihan. Kasi pag inaniban ka, ang iyong sinusunod, yung kung anong inaalian ka ng masamang espiritu. Yun ang iyong susundin. Yes, yun ang iyong sabihin lang. Yun ang sabihin niya, yung gagawin mo. Kaya nga, kung mapapansin mo, nagsalita siya, di ba? Nagsalita siya. Sino bang nagsasalita? O di ba yung nasa loob ng katawan niya? Yes. Anong sabi niya? Kilala niya. Kilala. Kilala niya, oo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tiyan mo, ang si Satanas, kilala rin ang Panginoon. Nagkakakilan lang sila kilala, dalawa. Kilala, di ba? Buti pang demonyo, nakikilala niya talaga. Oo, minsan yung tao hindi kilala, di ba? Pero patunay yan na talagang gusto ng Panginoon. Correct. Na lahat ng mga taong dumadanas ng ganyan, may pag-asa. Amen. Kaya nga, gusto namin iparating sa inyo na kapag ang tao ay wala sa estado ng Panginoon, wala ang Diyos sa kanyang buhay, talagang wala tayong pag-asa, wala tayong future na darating. Bakit? Andun ka na, hawak ka ng kaaway. Kaya nga, wala kang magagawa. Tapos, itatapon ka pa, parang isasantabi ka, hindi ka kilala sa lipunan. Pero, tingnan mo yung senaryo nung makilala na, na makilala ng Panginoon. Diba? Sa ano sabi nun, brother? Doon sa binasa natin. Diba? Sabi dito, malayo pa, inatanaw na nito si Jesus. Natanaw patakbo niya. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Tingnan nyo. Lumuhod. Lumuhod. Na? Ibig sabihin, he knows God. Si ang Panginoon, alam niya. Kaya nga, nandun kaagad yung attitude na pagpapakumbaba niya. Kasi, kaya sumigaw siya ng malakas. Ibig sabihin yan, kinilala niya ang Panginoon. Yan. So sa buhay natin, mahalaga na makilala natin ang Panginoon sa buhay natin sapagat iyon ang ating pag-asa. Tingnan mo sabi rito, malakas niyang sumigaw, di ba? Nagmakaawa siya sa Panginoon. Anong sabi niya dito, brother Rudolph, di ba? Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Anong pakay mo sa akin? Sabihin niyan, yung nagsasalita is yung nandun sa katawan ng lalaki. Diba? Anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Ayan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Yan. Kaya alam na pinalalabas siya. Yes. Pero alam nyo, para malaman natin, isang information, ang espiritu, ang masamang espiritu, ay pumapasok lamang yan sa mayroon buhay. Kaya tingnan mo, kasi kung paglabas ka agad, patay ka agad yun. Mm-hmm. Kaya nga, nakiusap na siya ay
ipasok na lang sa isang, di ba? Sa isang hayop, di ba? Huwag na rin yung bagaw. Oh, grabe pala ito. Sapagkat dito, no, nang lumayas ang masamang espiritu. No? Umasok sa isang hayop? Oo, lumabas sa tao, nakiusap ang demonyo. Aba, nakikiusap din pala, no? Yes. At sabi niya, kung pwede ba na pumasok kami sa baboy? Uh-huh. E ilan yung baboy? Batalyon. Batalyon. 2,000. So, ibig sabihin, 2,000 espiritu. Yes, 2,000. Ibig sabihin, yung sa katawan ng tao, ang daming masamang espiritu na nasa katawan ng tao. Pag pumasok pala ang isa, 1,000 pala yan. Ang dami pala yan, di porkit na isa lang ang pumasok. Nanganganak pa nga eh. Nanganganak pala, ang dami so, pala yan. So, sabi ko nga sa iyo kanina, ang bawat ugali, isang espiritu yan. Oo. Dami niyan. Ah, diba? So, wag na natin isa-isa inyo. Oo. Pero yan yun nandun. Kaya nga, nung lumabas, pumasok sila sa kawan ng mga hayop na yon. Kaya ano nangyari? Nahulog din, naluno din, nawala rin. O, diba? Oh. Ang maganda dito, Brother Rodolph, yung nangyari doon sa inaalihan. So, makikita mo talaga dito, sabi ko nga sa iyo, na ang tao, kahit gaano kakasama, kahit anumang nangyari sa iyo, inalihan ka man ng masamang espiritu, ikaw ay may pag-asa ka pa rin kapag nakasumpong tayo sa ating Panginoon Diyos. Kasi dito nga, ang ganda nung ano, ang mga tagapag-alaga ng baboy ng masumpungan nga, no? Nakita nila ang pangyayari na ang tao na nilayasan ng masamang espiritu, at ito ay lumapit, no? At nakita nila yung mga pangyayari. Yes. Nakita nila yung naganap. Nang ibig sabihin, naubos na yung, nawala yung masamang espiritu, at yung 2,000 kawan, nawala din, nahulog, no? Nalunod na. Nalunod lahat, no? Iyon yung mga nangyari. At nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinapian ng mga demonyo. Nakaupo ito at nakadamit. At matino na ang isip. At sila'y natakot. Yan. Eh, alam mo pala, pag ang tao palang nakita niya na nakalaya na yung tao, no? Ay, ang tingin pa rin nila parang... Eh, mayroon pa rin takot. May tama pa rin. Para tingin nila, natatakot sila. Pero alam mo ba, Brother Ed? Isinilaysay sa kanila nang makita ang mga nangyari sa dating sinapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya. Kasi yung mga kawan, yung mga may-ari, yung tagapag-alaga. Ang ibig sabihin pala, talagang natakot na sila kay Kristo. Kasi dalawa lang namang kaisipan eh. Ang kay Kristo, naisip nila. Isang sumpa o isang ano yung tinatawag na blessing. Eh, pero dito sa sinapian ng masamang espiritu na pinalaya ng Diyos, itong taong ito, blessing ang tingin niya. Blessing ang tingin niya kay Kristo. Bakit? Kasi nga naman, ang tao na pinalaya talaga ni Christ at nawala ang lahat ng masamang espiritu sa buhay ng tao, ang unang makikitang pagpapala sa buhay ng tao, walang iba kundi ang Panginoon. Yes. Alam mo kasi dito, Brother Rodolph, kung ilalagay natin ngayon sa mga na-experience natin, kapag nasumpungan natin si Jesus, ay ito yung simula. Ayan na. Ito, ito yung simula ng panibagong pag-asa. Kasi wala na yung dati mo eh. Wala panibagong na. Pag-asa at panibagong bagong buhay. Correct. Kaya nga, pasukan ko lang yung sinabi mo kanina, yung reaction ng mga tao. Oh, yun, reaction. Hindi nila tinignan kasi yung nakalaya yung tao. Nakalaya. Ang inisip nila, yung negosyo nila. Di ba napansin? Yung mga baboy. Yung mga baboy, di ba? So, dapat maging patas tayo doon. Oo. So, sa mga taong naniniwala sa Diyos, isang blessing, isang taong inaalian ng masamang espiritu ay nakalaya dahil sa ating Panginoon. Kaya sa paglaya, sabi ko nga sa iyo, sa pangalawang talakayin natin yung mga taong nagbabago ang buhay. Yan, of course, nagsisimula ang panibagong pag-asa at nagbabago ang buhay niya. Kaya nga, sabi rito, the presence of Jesus brings him liberation, kalayaan sa masamang espiritu. At ito ang sabi rito, binigyan siya ng buhay and he is given a purpose in life. Yun. Tingnan niya, siguro hindi natin alam kung anong ilang taon siya nag-stay doon, ilang taon siya nahali ng
masamang espiritu at wala na siya sa estado ng kanyang pamilya. Wala pero na, ito yung grace, Brother Rudolph. Yeah. Ito yung grace na sa mga tao pa lang nakakasumbong sa Panginoon ay may biyaya ka. Tingnan mo kung anong biyaya. Oh. Sabi po dito, siya ho ay nakauwi na sa kanyang pamilya. Yan. Oh, pamilya muna. Pamilya, oo. Siya ay nakauwi sa pamilya muna. Ayun. Siyempre kung ilang taon nyo nag-stay sa sa bundok, sa libingan. Oo, siyempre, hindi naman siya katanggap-tanggap sa lipunan. Oo. Andun siya. Mantakin mo, biglang nagbago ang kanyang aura. Alam niyo ang aura ng isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Iba rin sa aura ng tinatanggap ang Panginoon. Diba? Masaya tulad mo, masayahin. Namahalakhak. Ay, hindi nakahalakhak ang inaalihan ng masamang espiritu. Ibang halakhak ko nun. O, iba naman yun. O, diba? Para bang ano, talagang nalilisik ang mata. Wala pa ako nakikita na. Wala ka ba ang nakakita na ako niyan? Talaga nalilisik. Iba yun, ba? Oo. Pag ngumiti yung kakagating ka na. Kasi sabi dito, Brother Rodolf, tuloy natin ha. And he's given a purpose in life. Yan. And to go home to his family. Yes. Ito na yung maganda. Ito so, kinakailangan sa mga taong binigyan ng buhay, binigyan sa ng panibagong buhay, kapatid, kinakailangan magpagamit ka rin. Ayan, very good. Oo. So sabi dito, and announce to them all that the Lord in His pity has done for him. Yes. So, yan ang sinasabi ko sa mga gawain ng Diyos. Laging meron sharing portion. Correct. Oh, yes. Kasi yun patunay nga na mayroon kang na lumang buhay na nung tinanggap ang Panginoon, ito nangyari sa'yo na binigyan ka ng bagong pag-asa, binigyan ka ng biyaya, and then, hindi lang biyaya, kinakailangan magpagamit din tayo sa just like what we are doing now, Brother Rodo. At saka yan ang pinaka-importante. Ang ganda nyo kasi once na nakalaya na ang tao, siyempre, pinagaling na ang tao, nakaranas na ng lahat ng bagay, tama yan. Magpapasalamat ka na, maglilingkod ka na sa kanya, at ipapagamit mo na yung buhay mo sa kanya. Katulad nito yung tao na pinalaya sa verse 19, no? Yes. Nasabi nga dito, ngunit hindi pumayag si Jesus, salip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na! At sabihin mo sa iyong mga kamag-anak, ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paano siya nahabag sa iyo. Aba, talaga hindi naman. Hindi kasi pwedeng na tumanggap ka ng grasya sa Panginoon, hindi ka nagsasalita para sa Diyos. Yun ang, kasi, ang ibig sabihin niyan, Brother Rodolfo, ipinagpapatuloy natin ang mission ni Kristo dito sa lupa. Kasi di ba, umakyat naman siya. Amen. Ang sabi niya, aakyat ako sa kanan ng Ama, di ba? Diba? At iiwan ko sa inyo ang aking espiritu. Yan. Kasi hindi na evil spirit, Holy Spirit na. Holy Spirit kasi naman. Tinanggap niya ang Panginoon. So tinanggap niya ang Holy Spirit. Nung tanggap niya ang Holy Spirit, isa ka na sa nagpapatuloy ng misyon ni Kristo dito sa lupa. Oo, kaya kagamit-gamit ka na ngayon. Yes. Ang ibig sabihin, ang dadalhin mo kahit saan ka, hindi ka man katulad namin bilang preacher. Yes, yun. Ha? Kasi akala kasi nila, preacher yun lang. Preacher lang. Oo, hindi pala. Katulad yung taxi driver kanina. O, tingnan mo. Ha? Hindi naman preacher yun, di ba? Hindi siya preacher. Yung pala, bawat pasahero na kanyang nakakasakay at nakamonitor ang DWXI sa kanyang ano, sasakyan. Mm-hmm. At ako'y napangaralan. Nagsishare siya. Yes. Nagsishare lang naman siya. Oo, sinishare niya yung kabutihan na ginawa sa kanya ng Panginoon na dati ganito siya, ganun. Mm-hmm. Pero ngayon, tingnan mo, nung siya ay nagpagamit sa kay Lord, isinishare niya ang lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa kanyang buhay. Kita mo ngayon, yung 75 siya, ngayon 81 na siya. Oh, driver pa rin. Hallelujah. Kaya sabi yun ang kanyang misyon. Yun ang kanyang misyon. Kaya nandiyan siya sa Manibela. Oo, kaya pala sabi ko, alam mo, tatay o brother, no? Sabi ko sa kanya, wala, di ka bang katulad ng mga preacher, katulad namin. Pero ikaw ay nagbabahagi at nagsishare ng lahat ng bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Pinagliwanag ng Diyos, nagkaroon ng pag-asa, at bagong buhay ang dumating sa iyo. Ang ibig sabihin, pare-pareho lang tayo. Masigit pa nga doon ang paggamit sa iyo ng Panginoon sapagkat sa edad yung 81, ngayon ay talaga ang lakas-lakas ng buhay nyo sapagkat ang Diyos ay suma sa iyo. Grabe talaga. Alam mo dito, gusto ko lang idiin pa uli. Yan, oo. Na yung sinabi ni Jesus na, umuwi ka muna sa iyong pamilya kasi gustong sumunod, di ba? Pamilya muna. Pamilya, sumunod sa pamilya muna. Ibig sabihin to, ang una mong pangangaralan, ang una mong babahaginan is yung pamilyang pinanggalingan. Yan, kasi patunay yun eh. Hindi pwedeng,
mangaral ka agad ako sa labas. Kaya nga, yung driver na yon malamang oo. Yung kanyang pamilya ay nabahagi na niya ng biyaya. Kasi iisasabihin mo kung anong experience mo, mantakin mo. Oo. Dati-rati kang sumisigaw sa ilang, wala kang walang ang dumidungis-dungis mo. Pagkatapos, bigla kang binago, nag-iba ang aura mo. Oo. And then, iba na ang boom na nang balikan sa dati mong buhay. Abay, iba yun. Kaya hindi dapat harangan o pigilan. Kaya nga, laging sinasabi ng ating servant leader, huwag na itong pigilan ang mga gawain nito. Kaya, diba? Oo, sa simbahan, na. Sa ano, pinipigilan talaga nila. Kaya ako sabi ko, sa mga nasasakupan ko, kapag ayaw ng simbahan, kapag ayaw ng barangay, sa bahay po ninyo. Yan, oo. Pwede yan. Oo, pwede sa bahay lang. Sabi ng Biblia, sabi ko, when two or three are gathered, in His name, yes. Nandoon ang Panginoon. Tama. So, ganun tayo para hindi matigil. Correct. At tingnan mo, itong binasa natin, isang biyaya, bakit? Amen. Dahil siya mismo, mantagin mo sabi rito nakita niya ang Panginoon. Oh. Lumapit siya. Oo. Na lumuhod pa. Lumuhod pa. Ibig sabihin, wag na natin antayin pa na kung anong mangyari sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon. Correct. Diba? Ang alok naman ng Panginoon, di ba? Sa Matthew 11:28, di ba? Oo. Lumapit kayong lahat sa akin na napapagat, nabibigatan. Yes. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. At mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay mababang loob. Yes. Ibig sabihin pala, Brother Fidel, this coming brother tomorrow. Brother Ed, hindi Brother Fidel. Brother ay, Ed. Brother Fidel. Mukhang na-transfer mo. Brother Fidel. Sabagay, pogi naman yun. Brother Ed, no? Tingnan mo, Brother o nanonood. At ito, nakita mo, magle-level to tomorrow. Tomorrow, or, level 2 na. Diba? Ibig sabihin, marami na magbubukas niyan. Marami na. Oo, marami na mag-ano yan kasi back to normal. Pantakin mo, ang lagi natin isipin, who am I? Sino ako na magagamit ako para ibahagi ko ang mabuting balita sa mga tao na nangangailangan? Correct. Lagi itong sinasabi. Isa pa po, mga kapatid ko na nanonood. Hindi naman po yan sa mga naka-abito, naka-barong, naka-puting damit, ang pagpapahayag. Kung ano, sabi ko, anong narinig nyo at naranasan ninyo, ibahagi nyo. Kasi iba naman kasi yung narinig na hindi nararanasan. Correct. So dapat, narinig mo, naranasan mo. At pag naranasan mo, ibahagi mo sa mga tao. Kapag ang mga taong yan nakinig at nakaranas din, abay, nakapag-akay ka ng maraming kaluluwa. Oo, para ka na rin nag-preach niyan. Yes, opo. Oo, lalo na yung mga taga-Banaba, mga workers, sila nagsishare lang ng Word of God. Oh, tinan mo. Ibig sabihin, hindi ba nagpi-preach? Lahat ng mga tao na makita nila, nababahagian ng salita ng Diyos. Itong mga taong ito, napapalapit tuloy sila sa ating inang simbahan. At sila ay naglilingkod at nagpapasalamat at wala silang gagawin kundi ibigay ng todo ang panahon at oras nila sa ating Panginoon. Yes. Kung ano lang ginawa sa atin ng Panginoon, bahagi natin. Correct. Yan ang mahalaga. Kaya nga, sabi ko sa mga kapatid natin, huwag nyo nang pigilan yan. Ituloy nyo na po yan yung mga gawain yan. Mantakin mo, kayo po ang naging dahilan sa pagbabago nila dahil ginamit yun ng Panginoon. Isa pang sinasabi ko sa mga kapatid natin, ay lagi nyong isipin ay kung anong gagamitin mo. Sasabihin kasi ng tao, hindi naman ako preacher, hindi naman ako pari, hindi naman ako. Alam nyo, you can use the social media. Pwede yan. Yan ang ibigay mo yung mga bahaging salita ng Diyos na nagbibigay pag-asa kisa naman yung buhay na may buhay inaano mo. Ako sinasabi ko yan sa mga, huwag niyong gamitin ang cellphone na yan sa mga bagay na hindi maganda. Binigay sa'yo ng Diyos yan, binago ka ng Panginoon. Yan ang gawin mo. Alam mo, may mga taong nakakabasa. Alam niyo, Brad, purihin ang Diyos. Yung nabasa kong isinad niyo sa amin ay nagrema sa amin. Ayun. Ginawa namin, alam mo, pinagpala kami ng Panginoon. Tingnan niyo po yun. Nakapagbahagi ka. Kasi lagi mong tandaan na experience natin. Yes, at saka ito pa, Brother Ed. Nakita nga natin sa Ambel. Yes. Alam mo ba, habang hindi pa nagsisimula ang gawain, last Saturday to, no? Mantaki mo itong mga prayer partner na umaattend. Sila-sila, may mga memory verse. Talagang ibig sabihin, nagsisharing sila. Ibig sabihin, itong palang mga kapatid nating ito, marami ng mga verse na nakakabisado nila. At sila nagsisharing. Ibig sabihin, lahat ng mga aral ng ating punong lingkod, lahat ng itinuturo ng ating punong lingkod, mantakin mo, Brother Pede, tinitingnan ko yung cellphone nila. Brother Ed. Ano ay, Brother Ed pa. Nakakadalawa na tayo. Brother Ed, mantakin mo, nakita ko yung cellphone nila.
Aba, nang makita ko yung cellphone nila, Brother Ed, tinignan ko, lahat ng topic ng punong lingkod. Nandun. Nandun. Mo. At silang dalawa. Ibabahagi mo yan. Oo, nagbabahagi yan sila. Oo. Aba, ito pala mga prayer partner nating ito. Kaya pala, ang lalakas ng kanilang ano, pangangatawan. Dahil sila mismo, lahat ng mga itinuturo ng ating punong lingkod sa Ambel, aba, talaga nakalagay sa cellphone. Kaya nakakatuwa, tama yung sabi mo, Brother Ed, na kapag once na tayo ay binago ng Panginoon, yes, at nakatanggap tayo ng pag-asa, mm-hmm, at lahat ay natanggap na natin para sa Panginoon, hindi tayo manghihinayang na ito'y ibahagi natin, yes, sa mga nangangailangan. Kailangan. Mm-hmm. Kaya nga mga kapatid namin na nakikinig ngayon, kinakailangan po ay isipin natin sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nagbabago. Huwag niyo sabihin na walang pag-asa. Kasi correct, may mga tao kasing, wala nang pag-asa yung kamag-anak ko. Oh, tama, oh. Sa Panginoon, walang imposible. Correct. Ang di nagagawa ng tao, nagagawa ng yes, Diyos. Amen. Kapag yung taong yun ay nakapakinig ng aral ng Panginoon, baka mas ano pa sa atin yun. Mm-hmm. Kasi di natin masigasig alam. So lagi natin bigyan ng puwang, mm-hmm, ng lahat ng mga nagkakamali, lahat ng may mga problema sa buhay, mm-hmm, lahat na di nagbabago, isipin natin may pag-asa. Correct. Amen. Dalhin natin amen sila sa Panginoon. Kaya kapatid ko minamahal, sa oras na ito, kayo saan man kayo naroon, lagi hong may pag-asa, mayroon tayong bagong buhay na dapat natin kamtan at magpagamit tayo, mm-hmm, sa Panginoon. Correct. Sa mga paraan na kaya natin. Amen. 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 And amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, the Lord is my tower. Wala tayong iba talagang dapat sandalan ang ating Panginoon. Ayun. Nawa, Brother Rodolph, nakapagbigay tayo ng kahit mumunting aral sa mga kapatid natin. Na huwag niyong sayangin na anuman ang ating natutunan sa Panginoon, ibahagi natin ibahagi sa paraan na kaya natin. Correct. Okay? Mm-hmm. Kung ano ka man, hindi ka man pari, wala ka man abito, wala ka mang magandang damit, correct, mahalaga, kung anong laman ng ating puso na tinanggap natin sa Panginoon, siyang ating mukhang bibig. Amen. At kung ano man ang naranasan natin, ay ibahagi natin na mayroon talagang Diyos, amen, na amen, existing sa buhay na natin. Thank God, oo. At kaya, yan, may ano tayo dito. Yung yes, isa nagpapasama sa prayer, yes, no? Si Brother Ryan Laceda Francisco na makalis na puntang Qatar. Okay. At si Gloria Laceda Benedicto, siya ay patuloy na bigyan ng kalakasan ng katawan at maayos na kalusugan. Mm-hmm. At ang mga Rubero family, yes, yes, at yan na, no, mga Laceda family, mm-hmm, at si Doktora Ladi, ayan, pagpalain ng Panginoon. Yes, no, ating mga kaibigan na ayan, yan. Oo, oo. Siyempre rin po yung mga kapatid dyan sa Amerika, si Brother Chris, ayun, sa Sheehan, si Edith Libo, the Wicks family, si Brother Chris and Sister Cora Villamin. Yeah. Ayan. Ay, siyempre yung mga Brother kapatid, Chris. Ayan ha. O, yung mga kapatid malakas natin na yan, na malakas na si Brother Gillian Javier, Brother Albert Celeste, wag nating kalimutan yan. Ray Balibat, Sandra Roman, Marlon, yan, and J.M. Palmes, Baby Espulgar, Brother Dexter Panganiban. Ayun, at saka si Tatay, Dubai, ano? Lahat ng may karamdaman. Dito, yung asawa ni Sister Emma, si De La Cruz. Oo, si Ta. Oo, yan. Brother Art. Brother Art. Ah, ayan, bigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Sige, Brother Art, maggaling ka na, malakas na malakas ka na. Oo, 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 oo. Mm-hmm. At siyempre, lahat ng mga kapatid natin, ano, dyan sa kainta, pagpalain ng Panginoon, yes, ng mga workers. O lahat kayong mga workers. Lahat ng workers. O lahat ng mga workers na, no? Hindi man natin mabanggit yung ano. Lahat ng mga workers sa Bulacan. Bulacan. At Laguna, Pampanga. Bataan. Rizal, Bataan. Ulunga po. Ulunga po. Sambales. Tarlac. Kasi bukas may formation. Oh, kaya nga. Ha, may formation lahat ng mga workers natin, Cruz, mga assets mga natin. Natin diyan sa Barasuin na diyan. Oo, lahat ha, mga Bulacan, mga taga Rizal. Siyempre sa Sapamati. Oy, siyempre. Oy, yung sa area
mo nga pala. San Juan, diba? Pasay, Makati, Mandaluyong. Oo, magsipag-atin kayo bukas. Dumalabukas, magkikita lahat ng mga workers, tayo. Inaanyayahan yes. namin na umatin kayo sa formation natin sa Ambel at napakaganda yung mga inihanda ng Panginoon para sa atin. At marami tayong matutunan. Marami tayong matututunan. Maganda kasi sa isang lingkod ng Diyos ay meron po tayong aral. Kayo yung mga leader tayo, tayo yung magbabahagi, i-echo natin ano man na pag-aralan natin sa correct. Sa Ambel. I-echo natin sa mga kapatid natin na hindi nakakadalo, na manggagawa. At sa mga down sa iyo, mga manggagawa, kinakailangan ibahagi natin ano man ang ating natutunan. At agahan nyo bukas. Agahan nyo kasi maaga din kami bukas. Oo, alas 7 doon na kami. Andun na kami mga alas 7, mga past 7 lang andun na kami. Opo. At least makakaginhawa pa kayo doon, makakapag practice pa kayo doon. Yes, lalo na yung mga ano ha, kung sino man yung sponsor. Yes. Oo, para sige. Quezon City ang sponsor. Ah, Quezon City lahat mga ng taga Quezon City. Kinakailangan po ay magpunta kayo. Siyempre kasama rin po natin mga kapatid natin diyan sa Hong Kong at Macau. Siyempre mga kapatid natin, di ba? Magkakaroon sila sa Sabado, no? Yes. Ay bukas. Bukas. Bukas pala Chinese New Year. Oh, binabati so, natin binabati ang lahat ng mga taga Hong Kong. Yes, at Macau. Siyempre nandiyan si Brother Meding. Oo, si ayun si Brother Meding nga pala nandiyan, ha? Isang maligayang pakikinig. Pakikinig. Makikita natin din sila doon kasi aawit sila. Tama. Live na live sa Iskri bukas. Oo. Kikita natin ang mga manggagawa natin at ang lahat ng mga dumadalo sa Hong Kong. Yeah. No? Mga council dyan. Mga council ng Hong Kong. Tratis Villarin, Gigi Kakuzan, at siyempre ang lahat ng layman and mga choir dyan at mga attendees. Iyon. Binabati namin kayo. Siyempre po, sa oras ito, mananalangin tayo, Brother Rodo. Sige. Para isaman natin. Sige, banggitin mo pa kung meron ka pang pwede. Oo nga pala, no? Yung ating mga, ano, sila Sister Cecil Pagyo, dyan sa Maribeles, Bataan. At ang lahat ng mga taga-Bataan na pinamumunuan ni Brother Gerald Olores. At ang lahat ng mga council dyan at mga lahat ng mga dumadalo dyan, ha? Ganon din sa Lucena. Oh, Lucena, lahat ng mga workers sa Lucena. At si Brother Lito Miranda. Yes. Oh, tama si Lito ba? Oh, Brother si Lito nga 'yan, oo. Brother Lito, ayan, pagpalain kayo ng Panginoon diyan. Buong si Villano sa sa Gumaka. Gumaka. Oh, Gumaka. Hiwalay na ba 'yan? Wala na 'yung ano. Oh, nagkahiwalay-hiwalay na sila. Sa ano lang 'yung wag hiwalay sa ano? Yung ano lang, ibig sabihin PFC sila. PFC sila, ha? Para baka. Kaya kinaklaro lang natin. Iklaro mo, mahirap 'yan. Ibang klase 'yung hiwa-hiwalay. So, sasama natin si ang ating servant leader, Brother Mike C. Villarde. Ayan, ang kanyang-kanyang pamilya. Kanyang pamilya. O, mga anak. Si Sister Belen. At siyempre mga po apo. Si Kong Rene sa District 1. Sama natin si Conchal Rene. O, maraming humabati si Congressman Michael Villarde. At siyempre yan ang pamilya muna. Yan. Pamilya muna. At lahat ng mga staff natin dito. Yes, okay. O, mula natin. Sa accounting, Sister Gigi, at si... Sister Helen, yes. Hello, Sister ma'am. Belen, at saka Belen, Sister Dulce. Yes. At ang deployment natin, si Connie and Sister Bell. Connie, Sister Bell. At ang ating head ng education, yes. Brother Ray M. Vargas. Mm-hmm. Okay, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Mm-hmm. Tangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O dakilang Ama, salamat sapagkat muli tinuruan mo kami ng iyong salita. Salita na kung saan ang mga walang pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Ang mga walang buhay, nagkakaroon ng bagong buhay dahil po sa inyo. Kung kaya Ama, salamat po o Diyos sa programang ito, ang Daily Bread, na lagi mong tinutulungan, pumapailanlan. Marami kaming natutunan ng mga salita. Salita mo Ama, nagbibigay sa amin ng direction. Salamat po sa aming servant leader na ginagamit mo po. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo siyang pagpalain ang kanyang may bahay, anak at apo sa tuhod. Patuloy mo rin pagpalain ang ministeryong ito, ang mga namumuno, Panginoon, ang education head, Brother Ray M. Vargas, Brother Rapid de los Reyes, at mga elders, assistant elders, SBD, mga PFCC preachers, yes, Lord. Mga youth ministers. Yes. Bless mo po kami, Ama, lahat mga naglilingkod sa iyo, sa ibang bansa man, Panginoon, sa buong mundo na kung saan iniwan nila ang kani-kanilang mga pamilya, yes. Para ipalaganap lamang ang mabuting balita na naranasan nila, yes, na naghimala sa kani-kanilang mga buhay. Yes, pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga gampanin, mga technician, mga Azeret marshals na kung saan
ay ginaganapan nila ama ang kanilang mga tungkulin para sa ikagaganda ng banal mong gawain. Yes, okay. Patuloy mo rin pagpalain ang darating na gawain sa araw ng bukas, ang Tuesday Family Appointment with Al Sanay, at ang lahat ng magsasalita, ang sa Banal Santa Misa, ang aming yes. servant leader, Brother Mike C. Villarde. Naniniwala mm-hmm. kami, Ama, na ito'y magtatagumpay. Dalangin din namin lahat ng may karamdaman ay yung pinagaling, pinalakas, mm-hmm. at mga taong Amen. Nangangailangan ng tulong, yes. financial material, yes, ipagkalob mo rin sapagkat ikaw ang Diyos ng higit sa yes, sapat. Patuloy mo rin pagpalain ang aming pong mga technicians, Teneri Canyalita, yes. si ang mga kapatid natin dyan sa Noveleta. Patuloy mo rin silang pagpalain ang mga technician dyan. Yes, okay. Bless mo po ang Reyes family, Canyalita's yes. family, and Ballesteros family. Amen. Ang lahat ng ito, yes, O Diyos, ay amin na pong inangkin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayan, inahabol din Sister Ga Cabegas, ha? At saka Sister Patricia Di Castro. Di Castro, yes, yeah, Sister Pat. Di Castro. At sa himig na inyong napakikinggan, ito po ang inyong nakasama, nagsasaming. Ang iyong abang likod, pansamantalang nagpapaalam, Brother Rudolph Reyes. At ang kanyang nakasama, hindi po si Brother Fidel, Brother Ed Ballesteros po, nagsasabing, God bless us all. Amen. God bless.